Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, pag-uusapan po natin ang laminate at saka po painted. So, let's start! Dito po sa video na to, pag-uusapan po natin mainly kung anong nababagay sa project nyo. Kung laminated boards ba or painted boards. Pag-uusapan po natin yung mga pros and cons nila. So, ang first na pag-uusapan po natin, yung proseso. Punta po muna tayo sa painted. Ang process po ng painted ay medyo matagal. From bare wood, lilihayin nyo po siya, lalagyan nyo po ng primer. So, after nyo po mag-primer, lilihayin nyo po ulit yon. Pagkatapos po, babatakan nyo po siya ng masilya. Ang ibig sabihin lang po nun, mamasilyahan nyo po siya ng buo. Once po na pag masilya na kayo, syempre papatuyin nyo po yan, ano? Tapos lilihayin nyo po siya ulit. Kapag po nalihayin nyo na siya, i-check nyo po kung meron pong mga nakalubog. Kapag po nakita nyo na yung mga nakalubog, lalagyan nyo po siya ng masilya ulit. So, ayun po yung tinatawag na spot or spotting or iispatan. Kailangan po kasi dun sa boards natin, flat talaga siya. Para po kapag po pininturahan natin siya or na-finish na natin siya, wala po tayong makikita ng mga lubog. Once po na maspatan na natin siya, again po, papatuyuin po ulit natin siya. Dito po sa spotting, depende po kasi yan kung gaano kalalim yung iispatan nyo. Yung masilya po kasi natin, lumulubog po yan kapag natutuyo. Baka po hindi lang isa or dalawang beses nyo siya babalikan, baka po minsan tatlo pa. Once po na flat na siya, naspatan nyo na siya, nalihan nyo na siya ulit, paprimeran po ulit natin siya ng dalawang beses. Sisipsipin po kasi ng masilya nyo yung first na primer nyo. So, paprimeran nyo po siya ulit. Once po na primeran na natin, doon na po tayo magkukot ng color niya. Dito po sa pagkukulay, ganun din po siya. Sisipsipin din po siya ng primer, ng masilya. Yung first na coat nyo po yan, hindi po yan magpapantay. Actually, kahit po yung second coat nyo, hindi pa rin po yan magpapantay. So, kadalasan po, umaabot po tayo dun sa pangatlong coat. Minsan po, nagiging apat. Minsan po, umaabot pa ng lima. So, once po na makulayan na natin siya, kung gusto nyo po siyang lagyan ng clear coat, mas okay po. Depende pa po yan sa pintura nyo. Lalo po kung lacquer, pwede po kayong mag-matte, pwede po kayong mag-semi-gloss, pwede rin po kayong mag-high gloss. Kung water-based naman po siya, semi-gloss po yung kadalasan eh. So pwede nyo po siyang lagyan ng emulsion para po maging medyo high gloss siya. Kapag po naman oil-based, medyo high gloss siya eh, kahit colored na siya. Hindi nyo na po siya kailangan lagyan ng clear coat. So laminated boards naman po. So ang process po niyan, bare wood, tapos lalagyan nyo po siya ng rugby. Yung laminate po, lalagyan nyo rin po siya ng rugby. Then, ididikit nyo na po siya. Then, once po may dikit nyo, ititrim nyo po siya. Pagkatapos nyo po siyang may trim, lalagyan nyo na po siya ng edge band. Pero meron pong mas mabilis. Pwede po kasi kayong bumili ng laminated na meron ng design. Ang gagawin nyo na lang po sa kanya, ikakat nyo na lang po siya, then i-edge band. Pero kadalasan po makikita nyo sa laminated boards, color white lang po siya, ng back to back. Okay na po tayo sa process ng dalawa, no? Ngayon po pag-uusapan natin kung gaano katagal yung process na yan. So, kunwari po pag-uusapan natin isang buong board, no? As in, isang 4x8 lang. Kapag po magpipintura tayo, siguro po abutin kayo mga 15 minutes. So, i-roller nyo po siya or i-paintbrush. So, once po na matapos nyo siyang pinturahan, papatuyin nyo po siya. Ang drying time po niyan kadalasan, mga 2 hours. And po yung recommended manufacturer na susundin natin. Actually, 8 hours po ang drying time niyan talaga eh. So, as in, yun talagang cured na siya. So, once po na natuyo na siya, tsaka po natin siya mamasilihan. Ito po ang medyo madugo. Pag po babatakan natin siya, yung isang buo, siguro po abutin kayo ng mga 15 minutes to 30 minutes sa pagmamasilya. So, depende pa po yan sa skill level nyo, no? So, once po na masilihan nyo siya, papatuyuin. Then, lilihahin nyo po siya. So, kung mapapansin nyo po, pag nilihan nyo siya, marami pa rin po mga spots na hindi po kumapit yung masilya. So, babalikan nyo po yun. So, iispatan nyo siya. Lalo po kung meron pang nakalubog na medyo malalim. So, babalikan at babalikan nyo po yun. Minsan po, inabot po kami ng isang araw. Minsan po, umabot pa ng 2 days eh. Kailangan po kasi talagang matuyo yung mga masilya natin. Lalo po dun sa mga malalalim. Once po na okay na yung masilya natin, nalihan na natin siya, nalinis na natin siya, tsaka po natin siya papatuan ng primer. Again po, primer natin siguro mga 4 hours bago nyo po siya patungan ng second coat. Pero mas maganda po, patuyin nyo po siya ng 24 hours. Kinabukasan nyo po siya, patungan ulit nung pang third coat na natin ng primer. So, sa matotal, preparation po lang po siya. Abutin kayo ng mga 4 days po dyan kung tama yung drying time natin. At kung hindi umuulan. So, once po na okay na natin siya, then papatungan na po natin siya ng mga top coats. So, dito po sa top coat, depende po yan kung nag-flat na or nagpantay na yung kulay. Minsan po kasi kahit third coat nyo na, hindi pa rin po siya nagpapantay. Yun pala, merong spot kayo na hindi na primeran. Siguro mga 3 to 4 coats kadalasan kasi yan eh. Dapat pantay na yan.
So kapag po na-coat nyo na siya, siguro abutin kayo na mga another 4 days po para dyan. Lalagyan nyo pa po siya na clear coat. So give it another 2 days. Abutin kayo dyan talaga ng mga 2 weeks eh. Dito po sa pagpipintura, ayaw po natin binibigla. Yung gitna po ng pintura nyo, hindi po yan matutuyo. Ano po mangyayari dyan? Magiging mahina po yung pintura nyo. Pwede po kayong mag-test ng tape test. So, kapag po nilagay nyo yung masking tape, tapos tinanggal nyo siya, kailangan po hindi sasama yung pintura doon sa masking tape. So, isa pa po para po malaman natin na okay yung ating pintura, kapag po diniinan natin yung ating thumb, hinlalaki. Kapag po hindi na nagkakaroon ng fingerprints, okay na po yung pintura nyo. Tuyo na po siya. Ayun po, kaya po medyo matagal ang pagpipintura. So, next po, punta po tayo sa laminate naman. So from bare wood po, linisin nyo lang po siya punasan, irarugby po natin yung isang buong board. So abutin po kayo dyan, siguro mga 15 minutes din sa pag-rugby, no? So once po na marugby na natin siya, yung laminate naman po, yung irarugby natin. Another 15 minutes din po yun sa pag-rugby. So once po na marugby na po natin yung dalawa, kailangan po natin silang patuyuin. Mga 15 to 20 minutes po, drying time dun sa dalawa na yan. So once po naabot na natin yung drying time niya, pili na po natin siyang ikabit. So once po napagdikit na natin siya, ititrim lang po natin siya ng router. Mabilis lang yan, siguro mga 10 minutes, 5 minutes lang yan kapag ititrim nyo yung buo. I-edge band na po natin siya. Yung edge band po, ganun din. Kasi irarugby nyo po yung gilid, irarugby nyo rin po yung edge band, tapos 15 minutes po ulit na pagpapatuyo. Siguro dyan po abutin kayo ng mga 1 hour din. In total, meron po kayong 2 hours. Ang maganda po dito sa laminate, pwede nyo na po siyang gamitin, pwede nyo na po siyang i-install. Pag po na-edge ba na nyo na, pag po natuyo na lahat. So, ganun lang po kabilis kapag po laminated boards. So, ayan po yung process nilang dalawa, no? Ngayon po, ano naman po yung project para sa atin? So, meron po muna ng dalawang tao na gagawa ng project. Yung first po, DIYer. Yung pangalawa po, kung gusto nyo pong magpagawa. Kapag po DIYer kayo, I suggest po, mag-painted muna kayo. Lalo po as a beginner or nagsisimula pa lang kayo. Bakit? Mas madali po yung mga materials niyan. Mas madali pong makita. Sa mga local hardware stores nyo po, meron kagad po kayong makikitang mga pintura. Madali nyo po siyang magagamit. So kapag po merong sobra, itatabi nyo lang po siya. Mas forgiving po ang painted. Kasi kapag po nagkamali kayo, pipinturahan nyo lang po siya ulit. Dito naman po tayo sa laminate. So kapag po DIY or as a beginner, medyo mahirap pong gamitin ang laminate. Medyo sensitive po ang laminate. Mabilis po siyang mabasag. Kapag po nagkamali lang kayo ng lapat niya, tabingi, or hindi niyo po siya na-calculate na tama yung paglalapagan niyo, meron pong hindi na laminate dun sa board niyo, tatanggalin niyo po siya ulit or reject na po siya. So, hindi niya na po magagamit yung laminate na yun. Kapag din po nabasag siya or kapag po napunit, yan. So, palit po yan ng bago. Kailangan niyo po ng mga specialized tools para po sa laminate natin kung gusto niyo pong maging malinis yung project niyo. So, medyo mahal din po kasi ang laminate. Kung magpapagawa naman po kayo, no? Ito po, ang sinasabi namin kay client. Kapag po si client gustong magpagawa ng cabinet, kapag po doon sila sa painted, yung pera po nila ay mapupunta sa labor, sa skills nung gagawa. Kapag naman po sa laminated, ang pera po nila ay mapupunta sa materials. Mas mataas po yung percentage na ang pera nyo po ay nasa materials. Ang materials po ng laminated boards ay magaganda. So, meron po siyang mga 11 ply. Dito po sa painted, kadalasan po dyan yung mga nasa local hardware stores. Siguro po sinasabing pangit yun, pero mas maganda lang po yung quality ng mga laminated boards talaga. Doon po sa painted, kaya pong buhatin ng isang tao yung boards na gagamitin doon. Dito po sa laminated boards, hindi po kaya ng isang tao yan. Dalawang tao po talaga nagbubuhat dyan kasi medyo mabigat po siya talaga. Kung magpipintura po kayo ng isang 4x8 na isang buong board, abutin po kayo dyan ng mga 1 to 2 weeks. So, depende pa po yan kung mainit or malamig. Kapag po laminated boards naman, again po, 4x8 din, abutin po kayo dyan ng mga 4 hours max. Kung bibili po kayo ng laminated boards na may design, at yun na po yung gusto nyo ang design, abutin lang po kayo dyan, siguro ng mga 1 hour kasi i-edge ban nyo lang po yung gilid. So, pag-usapan po natin yung repairs. Dito po sa painted, mas madali pong magayos ng repair. Kaso, medyo matagal nga lang. Kapag naman po merong lumubog, mamasilihan nyo po yun, tapos primer, tapos lalagyan nyo po siya ng kulay. So, ganun lang po siya. Medyo matagal nga lang po siya maproseso, pero madali po siyang gawin. Dito po sa laminated boards, pinapalitan po siya. Halimbawa po, nabasag, tatanggalin po natin yung laminate, then papalitan po siya. Tapos, ikakabit na po siya. So, ganun lang po siya kadali. Yun nga lang po, medyo mahal kapag po yung laminate yung gagamitin nyo.
So sana po nakatulong po itong video na ito para po magkaroon kayo ng informed decision kung ano po yung gusto nyo gawin or gamitin dito sa ating project. Kami po as a contractor, ang ginagamit po talaga namin purely laminated kasi mas mabilis po namin nagagawa yung project. Isa pa po sa kino-consider namin is yung health risk niya. Kapag po kasi pintura, mapipilitan po kaming mag-spray. So, hindi po siya mabait para sa ating lungs. Dito po sa laminate, minsan lang naman po kami mag-rugby. Hindi po siya katulad nung kapag po magmamasilya kayo, as in sobrang alikabok. Dito po, rugby lang, tapos magte-trim lang kami, magka-cut lang. Malilesen po namin yung makakasira po sa aming baga. Yan po, so if ever po na meron kayong questions, suggestions, and any other comments, ano po, regarding sa video na to, comment nyo lang po sa baba, tatry po natin silang sagutin. So, yan lang po. Thank you!